dapat hindi na makabalik ang mga dilawan. Kailangan hindi na makabalik kasi panggulo lang yan. Ano masabi mo dito sa Rappler, no? Nagpapakalat ng fake news na yung mga vlogger daw ang nagpapakalat ng misinformation o yung mga kasinungalingan about the Marcoses? Ang Juan, ang vlogger, totoo talaga yan. Itong mga media na to, hindi totoo yan. Mga Rappler na to, hindi totoo yan. Kasi, i-interview sila dito sa tinatawag ng mga supporter ni DBM o supporter ni DBM ni Sara. Tapos, isasama pa nila yung nagrarally. Eh, di nang gugulo lang yun. O, so, ibig sabihin, pumunta rin yan rito upang maghanap lang ng butas? Oo! Ano pa makikita niyang butas dito? Wala siya makikitang butas pag yung mga supporter ayaw magpa-interview sa kanila. Ako ngayon, interview ako kanina ng TV5. Nagpa-interview ako pero simpleng interview lang na tinanong nila sa akin kung bakit naging supporter sa ako ng TV, bakit naging loyalist niya ako, bakit ano bang masasabi ko doon sa patungkol doon sa Marcelo. Sabi ko maganda ang Marcelo. Kasi kung walang Marcelo, sabi ko hindi na itago ni Marcos yung gold reserve. Na tayo sana ngayon ay naghihirap. Oh. Kaya maganda po yung kinip nga ng Marcelo. So sa pag-i-interview na to ay inililing pa rin nila itong mga Ilgatan Wealth at saka itong mga Marcelo na to. Ang Marcelo nito, dapat mag-move-on na sila kasi sa libro lang nila yan nabasa eh. Kumbaga gumawa sila ng story ng kabulukan. Kasi kung totoo sila, bakit nagrarally? Pinapaaral ng gobyerno, pinapakain ng gobyerno, pinabahayan ng gobyerno, pinasahur ng gobyerno, inaayudaan ng gobyerno. Bakit magawa pa nilang labanan ng gobyerno? Sir, matandaan natin nung 1986 nagkaroon na ng EDSA Revolution na tinatawag nila, no? Oo. Ang sabi nila, pinaglalaban nila ang kalayaan ng ating bansa. Eh bakit noon problema nila Marcos? Bakit ngayon ay Marcos pa rin? Ibig sabihin ba nito, walang nangyari ang pinaglaban nila nung 1986? Ay, maaari naman na sabi natin nagtagumpay sila dahil nakamkam nga nila yung ibang kayamanan ng Marcos. Pero sa totoo lang, sa ngayon, nabigo sila dahil mahal ng tao ang Marcos. At si Marcos, mahal din niya ang mga tao. Oo. Saka ang Marcos, walang kasalanan yan. Ang Marcos, malinis yan. Lahat ng ibinibintang nila kay Marcos, silang may gawa niya. So yung mga rally nila noong 1986 sa tuloy-tuloy at hanggang ngayon nagrarally pa rin sila. Yan so ano ba talaga yung pinaglalaban nila? Ang pinaglalaban nila ay bulok na sistema. Ang pinaglalaban nila ang makakanilang sariling kapakanan at kapakanan ng komunista. At tinago nila yung totoong kasaysayan. Ang kasaysayan sana disisara yung mga, sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan ngayon. Tumingin ka sa palibot mo. 6 milyon ang mga ating abwatan niya ng mga general, mga senator, mga mayor. Kung totoo yung sinabi ni Dr. Jose Rizal ang kabataan ay pag-asa ng bayan, sana nagawa na nila. Pero ngayon, naniniwala ko sa panahon ni Marcos, ang kabataan ay magiging pag-asa ng bayan. Dahil nakikita ko lamang sa mga bagong mga graduate ng kapulisan na ito, kasisipag nila, ginagawa nilang trabaho nila. At ang sabi ni BBM, dudublin pang mga sahod ng bawat nagtatrabaho. Ang walang bahay, bibigyan ng bahay. Ang walang trabaho, bibigyan ng trabaho. At magiging mura ng tubig, magiging mura ng kurente, baka libre na nga yan lahat. Pati yung wifi. Yung nuclear power plant, no, plano ni Pakulong Bongbong Marcos na muling buhayin or gumawa ng panibagong nuclear power plant kung hindi nauubra. Ano ba ang magiging epekto nito sa ating bansa? Ang magiging epekto niyan ay kaginawa ng ating bansa. Dahil ngayon, imbis pamalingki mo, pagbili mo ng ulam mo, ibabayad mo pa sa kuryente, ibabayad mo pa sa tubig, at ibabayad mo pa sa bahay. Noong panahon ni Marcos, ang palayan natin napakarami. Tayo pang nagsusupply sa ibang bansa. Pero ngayon, anong ginawa nila? Ginawa nila lahat building. Kakainin natin building. Sinusuporta ng gobyerno, lumalaban. E sa panahon ni Marcos, walang lumalaban. Walang drug lord, walang corruption. Pantay-pantay. Wala kang makita na kumakalat dyan na kumuha ng kalakal sa kalsada, natutulog sa kalsada, pari-pareho may bahay, pari-pareho may trabaho. Ang mga matatandang mga senior citizen, mayroon niyang mga tinatawag na mga ayuda. Ang mga bata, mayroon din mga ayuda.